hindi ako miyembro ng Communist Party of the Philippines, maging ng NPA o ng NDF. No? Kami ay mga lehitimong rehistradong mga partyless groups na lumalahok sa parliamentary arena. At ngayon nga ay nakaupo kami sa 18 hanggang ngayon sa 18th Congress. No? I will not also reply specifically na doon sa mga palalait, no, na ginawa ni Pangulong Duterte, no, dahil wala namang basihan yon. At it will only divert the real issue, no, ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na nitong napakatinding krisis na ating dinaranas, no, na naging aktibo kami, no, sa pag-engage at lalong-lalo na sa paniningil, sa accountability of the administration. So itong lahat sa tingin namin ay pagtatakip lamang, no, sa incompetence, no, at sa malubhang problema pa rin sa ating bayan ngayon, at pilit kaming pinipilayan, no, to silence us, especially in our active role, no, bilang mga mambabatas sa loob ng Kongreso. At yan ay aming matinding kinukundina, no, kahit na ang kamatayan ng anak sa isa naming kasamahan ay pilit ginagamit sa propaganda ng administrasyon Duterte, no, para lang mabigyang matwid ang justification yung kanilang reckless and sweeping red tagging and terrorist tagging, no, na sa tingin namin ay naglalahad sila ng basihan, no, para in the minimum we will be disqualified sa darating na 2022 election, we will be removed from Congress, at ang pinakamasahol nito ay magkaroon ng designation, no, sa amin bilang mga terorista dahil pilit kaming dinidikit doon sa terorismo, no. Itong mga statement ni President Duterte, no, hindi namin i-dignify ito, pero dahil sa mga walang basihan, parang lasing na nagsasalita na kung ano-ano lang naman ang mga pinagsasabi na walang basihan. Kaya patunay lang ito, no, na si President Duterte ang hari ng Red Tagger. At siya yung talagang ano, no, siya yung nagpapalakas ng loob dito sa mga militar, mga PNP at iba pang mga sektor ng National Security Forces para doon sa ginagawa nila ngayon na patuloy na red tagging sa Makabayan Black, sa bayan, sa mga progressive organizations, at patuloy na nililink ang mga organisasyon, progresibong organisasyon na talagang nagbubunyag, naglalantad ng kainutilan nitong Duterte administration na ito. Kaya ito yung ginagawa nila bilang ano, no, bilang pang-divert sa issue. Tignan ninyo yung ano, no, yung kalagayan ng ating mga mamamayan sa Bicol, sa Cagayan, sa Isabela at iba pa pang mga parte ng ating bansa, kung gaano kahirap ang nararanasan ng ating mga mamamayan. Kaya itong mga sinasabi ni President Duterte na ito sa amin sa Makabayan Black ay talagang ano, no, gusto lang niya kaming pahimikin para maano ng mga mamamayan na talagang inutil at hindi siya tugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya hindi kami patitinag dito, no, patuloy kaming magsasalita, patuloy kaming lalapit sa ating mga mamamayan, sa ating mga marginalized sector, mga magsasaka, mga manggagawa, mga lumad at iba pang mga inaaping sektor para alamin ang kalagayan nila at ipakita sa ating gobyerno na ito yung dapat nilang gawin at hindi yung mga red tagging ng mga walang basihan